listed, likewise shall also the Son of Man suffer to them.
okay? Siguro na bigay ng 5 po. Ang sabi dyan, say, pag sa 4, mag 6. There you go. Remember, six. Remember ye the law of Moses, my servant, which I commanded unto him in Horeb, for all Israel with the statutes and judgments. Behold, I will send Elijah the prophet before the coming of the great and dreadful day of the Lord. He shall turn the heart of the fathers to the children, and the heart of the children to their fathers, lest I come and smite the earth with the curse. So, medyo may end times. Pero may pagkakaiba ko sa Joel, sa Isaiah, sa Kanaya, in that, sabi niya dyan, the heart of the children of the fathers ay medyo iba. May isa ibang ano, day of the Lord is destruction sa unbeliever and then salvation sa mga believer. Okay, ito medyo iba. So, inutukoy niya dito dahil ang Old Testament ko, yung first coming ni Jesus. Okay, kasi first coming, pinanganak siya kasi sa Saban. Ngayon sabi dyan, pero bago daw yun, ano meron? Si Elijah. Elijah. Okay? Isusubo niya si Elijah. Okay? So kaya itong mga balik tayo sa Matthew 17, sabi niya, naalala siguro ito ng mga disipulo. Kasi si Elijah ay napakamakapangyariang propeta. Diba? Marami naman natin yun. Marami pa, pero pasensyad lang, diba? So, hindi naman ni Elijah, pero basa lang sa disipin niya. So, ginawa niya doon is, kalaban niya yung mga propeta ng kalaban, ng Baal, ng Satan, ng Satan. At pinatay niya, no? So, matindi. So, umpisa ako doon sa Bible, magulat ka rin. Eh. Para siyang takot sa doon, tumakbo siya sa... Takot siya after noon, okay? Takot niya. Pero, sige, naalala ng mga disipulo doon kasi nakikita na lang, parang ang Panginoon ay nakikilala na rin, di ba? Saka yun nga, si Elijah ay nakita nila sa mountain. So, well, sige, iniisip nila, oh, ito na ba yung ano, sinasabi sa Old Testament, no? So, pero ito yung sagot ng Panginoon. Okay? Sabi niya, and Jesus answered and said unto them, Elias truly shall come first and restore all things. So, totoo yun, sinabi sa Bible yun, so mangyayari yun. Ang tanong nila ngayon, sino yun? Okay? At kinonfirm niya dyan, dating muna si Elijah, bago Panginoon. Sabi niya dyan, ito, sabi niya dyan, but I say unto you that Elias is already come. Dumating na nga siya. And they knew him not, okay, napansin niya, kanina kinakausap niya ang mga disipulo, kaya sabi niya, and they knew him not. So hindi nila nakilala yung si Elias, dumating na pala. Okay? Sabi dyan, but have done unto him whatsoever they listed. O, yung listed na word, sabi niya, ginagamit niya. Yung sinabing listed ay kung yung gusto nila. Sabihin nun, ha? Hindi nilista. Okay. Sabihin nun, listed. So ano ba ginawa nila kay John the Baptist? Natapos na tayo dun, di ba? Ginawa kay John the Baptist? Pinulong at? And then, execute. Pinatay. So noona, pinaniwalaan yung iba. Pero bandang uli, ito eh. Ito yung mga pangyarihan na mga tao. Na-offend, pinulong. Okay? At pinatay. So, sabi ng Panginoon, likewise shall also the Son of Man suffer of them. So, sino yung Son of Man? Jesus. So, kung paano daw si Elijah ay nag-suffer, ang Panginoon daw ay mag-suffer din. Okay? So, may mention nyo na, di ba? So, si Elijah, si John the Baptist, actually, ito, sabi niya. Then, the disciples understood that he spake unto them, John the Baptist. So, hindi tinukoy ng Panginoon na, actually, doon sa mga maalala sa Matthew 16 yun, di ba? Sinabi niya yun eh. Si John the Baptist nga yung Elijah. So, nadaanan na rin natin. So, dito naman, naalala lang yung mga disipulo. So, siguro parang narinig nila dati yun, pero hindi nila sinudyoso. So, John the Baptist, Elijah. Yung pa siya eh. Tapos kanina, nakita nila si Elijah mismo. Transfiguration. So, parang baka joke tayo. Pero dito, ni-reiterate ng Panginoon, si Elijah na darating bago ng Panginoon, si John the Baptist na yun. Okay? Kuha nyo na yun, dapat. Okay? So,
So, anong lesson doon? So, ganito ang lesson dyan. Mayroon ka kami, naturo ko na tayo sa mga sa Mother Church. Tama sa Mother Church. So, ano yung sabihin na? May mga bagay na nire-reveal ang Panginoon sa Old Testament na hindi ganun kalinaw. Katulad ng pagdating ni Elijah, ano yung sabihin nun? Talaga mga bubuhay ulit dyan na siya rin mismo. Diba? Katulad ng makita niya sa Mount of Testament. Ganun ba? So dito, sinasabi ng Panginoon, hindi. No, hindi mismo si Elijah, pero yung tao na parang Elijah, sa tapang at sa spirito. No? So, isa lang yung nasabi nila, by the way, lahat ng mga ano naman, isang spirito nila. Pero may ibang na medyo ba. Okay? So, yun yung unang lesson doon. So, yung sabihin ngayon, no? So, minsan, mahirap nga talaga. Kaya isa sa mga reason kahit nung mag-aaral ako, bata pa ako na siya. Ano isa, parang ako na nga. Mapapahindo kasi nag-aaral ka tapos. Malalim, parang mali-mali naman ito, parang lukuhan na ito, parang gano'n. Ito ang gagawin yung Diyos yun na hindi malinaw, di ba? Pag tayo, gusto ko, nagtuturo ako sa inyo, malinaw, hanggat maaari, lilinahan ko, bakit siya, minsan parang gulo. Tumatakbo sa utak ko na. Pero pinabayaan ko lang, katulad sinasabi siya, pag nagbabasa kayo ng Bible, yung alam mo unawaan lahat muna. Iba yung reading time, iba yung study. Pag talaga hindi kaya, hindi... Masaya mo lang. Papaalala sa inyo ng Panginoon. Pag parang ano daw yun, alam mo yung exam, di ba? Sino dito nag-take ng exam? Tapos 50 items. Dati na sa periodical, di ba? Ano may counter mo doon? Minsan nag-review pa. Kaso, yung item number 2 pala ang hirap. So, anong gagawin mo dapat? Skip mo. Di ba? Ito, tinutuwa ko lagi eh. Kasi pag hindi mo yung skip, hindi 50 items yun. Yung another 48 items, alam mo pala, nasta ka sa number 2, tinanggalan mo, isip ka ng isip, hindi mo naman talaga alam. So pag in-skip mo yun, iba, masagutan mo, number 1, okay? Iba, maintindihan mo, yung hindi mo maintindihan, pinabayaan mo, yung pwede mong masagutan, sinagutan mo ngayon. So, mas malaki yung chances na makapasa ka. But another 1, kung papansin nyo, yung pag nag-exam ka na, habang binabasa mo yun, iba, sinasagutan mo, minsan may masasabi dun sa number mo eh, item number 40 na, sinabi niyo yung sagot sa number 2. Diba? So naalala mo yun, yun lang pala yun, di ba? Diba? Kasi may mga tanong na gano'n eh, parang panag-i-quiz tayo, di ba? Masasagi mo yung una. So ngayon, ano gagawin mo? Mabalik mo yung number 2, saka mo sasagutan. So, ganun din sa pag-aaral ng Bible mo. Hindi mo kailangan maintindihan lahat. Kung binasa mo yung mga succeeding part, sasabihin pala doon kung sino yun. Tulad dito. Hindi sinabi din sa Malachi 4 kung sino yung Elijah of the New Testament. Kasi sinabi ni Jesus na malinaw yun ay si John the Baptist. Okay, so that's one of the Bible study guides or methods. Hindi mo kailangan maunawaan lahat. Masahin mo lang, maaalala mo later yun, may sinabi niya noon, may sinabi dati si Nigel. Eh, dumating na ngayon. Okay, so yan. Medyo importante nga niya, principle niya sa Bible study. Kaya sana nakuha niyo ba may tanong? Amen. Yun na yun. Hindi na siyadong mali yun. Eh, kaso mahali. Hindi, parang sa isip ko, parang hindi ko maintindihan na Elijah nga dyan, diba? Ibang tao yun eh. Ha? So yun niya, ibig sabihin nun, may magkapareho sa kanila. Okay? May magkapareho sa kanila at yung gagawin nila ay magkapareho dun. Huwag ka na magduda kasi sinabi na ni Jesus yun nga yun. Okay? Okay, question. Kasi itong chat verse 14, may pakwento na sir. Okay, so actually yun yung pinaka-lesson dun. Na pag tinabi ng pag ininterpret ng New Testament at Old Testament, tapos na yun. Hindi mo pwede, ano din, labo eh. Isiksik mo sa utak mo yun. Intindi mo kung bakit nagkagano. Pwede ka rin magtanong kasi nga, labo siya yung lagi. Pag nagtatanong ka, sa intindihan mo, ang daling ka rin siya doon. Hindi mo na makakalimutan yan. Pag may nakausap ako minsan na sa interpretation,
Kaya hindi nila maintindihan yung mga bagay-bagay kasi ano ba sinabi ng commentary? Ganun sila lagi eh. Hindi mo ma-re-relate talaga to. Kaya si Yano, ano sabihin? Pero ganun siya eh. Nag-gawap kami dati. Hindi yung commentary mo, dito pa yung tablet niya. Ako wala akong bitbit, kundi Bible. Meron daw atong ano, cellphone, napapang research. Huwag mga paliwanag siya, titignan niyo muna yung commentary. Ganito yan eh, tapos... Makita siya. So hindi, pwede mo sabihin nasa Bible yun, pero hindi pa rin. Kasi nga, na-influensya ka na ng ibang source. At, okay? So, tandaan niyo yan. Punta tayo sa end times, di ba? Siguro mga ilang na yan, mga dalawang buwan, tapos tayo yun, mga tatlong buwan. Again, times tayo. Kaya para sa dami na rin yung mga bali ngayon, di ba? Yung balitang-balita eh. May rentance danger daw, pinagbawalan eh. Itong mga, actually, yung mga media, yung mga news media eh. Tinutukukan masyado eh. Pinagbawal lang. Ano ba na niya? Hindi pa. Hindi na ako nanonood na nga. Umihin daw sa mga babae. Siyempre, kita ng mga babae. Yung mga lalaki ko, yung palatas din. Hello? Dapat talaga bawal yun. Bawal dapat. Eh kaso nga, yan. Mga lalaki pa rin. Sabi ng gobyerno. Pati yung gobyerno ay naikisakay. Kasi kaya, yan ang ano ng end times talaga eh. Si Trump, ganun din. Ano sinabi ng Trump? Sabi naman Trump, ako, kailangan tanggapin lahat ng mga bangla sa buong mundo. Ano sabi niya? So, ano meron ngayon? So, tayo, naipaglaban tayo. Yung sabi ko kanina, minsan ayaw mo ng away. Kaso, hindi ka pwede minsan hindi magpaliwanag at hindi masabihin yung totoo. Kaya matutuwa na talaga masakit. Okay? Ano yun? Okay. Yan, okay. Yan, so yun ha, nakita niyo yung interpretation ha, ng Bible, ganun. Pag sinabi na ng Panginoon, yun na yun. Wala ka ng ibang interpretation. Okay. So, next na tayo. Malas pa tayo. His disciples, ano it? Attention. Okay. Matthew 17. 14 verse. 14. And when they were come to the multitude, there came to him a certain man kneeling down to him and saying, Lord, have mercy on my son, for he is lunatic. Okay, yung old spelling ng lunatic. Alam niyo lunatic? Sira sa ulo. Okay. Sira ulo, parang ganun. Lunatic. And sore vexed. Ano yung sore? Yung sore eyes, ano yun? Mamaga. Ay, sakit, oh. Mamaga. Pag vexed, Vex. Ano yung vex? So, vex. Vex. Oh, sinabing vex ay parang, tawag dito. Oh, may sakit or pinapahirapan. Ayan. Okay? Ano yun mo kayo dyan, diba? Sinabing vex ay parang pinapahirapan. Tapos sa, pag sore vex, sobrang nahihirapan. And often times falling into the fire and not into the water. Tama yung sinasabi ng ano. Epilepsy. Diba? Ito yun, tama yun. So ito yung modern term natin ngayon na epileptic tong tao. Ito bakit? Kasi ibig sabihin, kahit mayroong tubig, nalulunod, tapos bigla siyang mapasuka, diba? And then, pag may fire, wala siyang pakilang kasi nga, parang nawawalan ka ng control kung inaatake ka, diba? So medyo pinag-aralan ko yan eh, medyo lang ha. Kasi nga, parang naranasan ko yan eh. Parang. Kaya bata pa ako din yun, parang nainginig ako tapos, pero kontrolado akong pa naman, yung maganda. Isa kaya nireresearch ko, yung ganang damang ko. So parang yung sinasabi niya. Mabuti hindi ako na unconscious ng tuloy yan. Okay. So ano to? Ito, maganda to. Ano ba yung sa science ngayon, ang tawag is epilepsy? Ano ba yung sa Bible? Epilepsy. Okay. So sa epilepsy pala, sa Bible pala, niyak sa piya. Ang ano ba sa kanya dito?
And I brought them. And I brought him to thy disciples, and they could not cure him. Okay, so galing it. Yung mga disciples hindi na cure. Okay, 17. Then Jesus answered and said, O faithless and perverse generation, how long shall I be with you? How long shall I suffer you? Bring him hither to me. Okay. Ano sabihin ng suffer again? Maghihirap. Isa yun. Pero dito, how long shall I suffer you? Hindi naman, hindi ko nang papahirapan. Hindi naman sila pinapahirapan ni Jesus. Ano sabihin dito ng how long shall I suffer you? Pag yung may isama sa kanila. Pwede may isama. Pwedeng i-undergo ko yung sarili ko sa iyo. Pero pagbibigyan. Okay? Kailangan kailangan kayo pagbibigyan or tuturuan. Tuturuan. Generic yung suffer. So yun, iaalaw ko yung sarili ko na kaya sabi daw, sige, galing nyo dito. Kasi kung baga parang tinitingnan natin, si Jesus may expectation na sa kanyang mga disipulo na dapat kaya nyo na ito eh. Kung nakikinig lang kayo, kung kayo ay natuto na dapat kayo matuto, kung gano'ng kabilis dapat kayo matuto, yung ilang taon na lagi nyo kasama, dapat alam nyo na ito eh. Kaya nyo na sabi na, diba? Kaso, hindi pa rin. So, lesson dito, parang pag ikaw ay teacher, pag ikaw ay magulang, yung mga pagkakataon na, tsaga lang. Okay? Ganun talaga. Ngayon, yung mga tinuturoan na, bakit ganito ang tono ni Jesus? Ibig sabihin, kung may expectation na sa'yo, huwag ka nang, hindi mo makakaya eh. Ibig sabihin, may effort ka dapat na exert. Kung nag-aaral ka, may mga definition lang ito, mga dictionary lang eh. Kung binabasa mo ito, kaya ako, kabisado ko lang ito kasi nga, inaaral ko, tingnan ko, look up, tapos na-meditate ko. Nakabisado mo na kayo, hindi mo kaya. Tumingin sa dictionary, okay? So gano'n kayo, pag nag-aaral kayo, tingnan sa dictionary, tapos make sense of the passage. Ibig sabihin na suffer dito, hindi naman pwede pinapahirapan. Siyempre, alam. And then, ayan, okay? So, ano nangyari? And Jesus rebuked the devil and departed out of him. So dito natin malalaman na, siya sabi kanina, sore vex, pinapahirapan siya. Siyempre, mapahirap sa kanya. Kasi may sakit. Kaka naman yun. Pero may hindi natin dito, may demonyo pala na nagpapahirap sa kanya. Anong lesson doon? Ang lesson doon is, lahat na nangyayari sa atin may spiritual value. May lahat siya sabi, di ba? Yung mga puna ko eh. May, kaya ang hirap isang kausap ng ibang tao, ang ganito lang naiintindihan nila. At siyempre, kahit anong sabi mo, pag nandito ka spiritually, may factor na Diyos at alam mo na, spiritual, andun yung factor na naiintindihan mo, sila hindi naiintindihan kung dito na sila. Kaya pag, minsan, hindi ko pwedeng pilit, okay, dapat alam mo yun, ayaw mo rin magsaya ng oras, diba? So kung nakita mo nandito, ano muna sila, sharan mo muna, maligtas muna sila bago ka magpaliwanag na kung ano-ano. Ganun din yung mga tao mo sa dinidisciple natin, hindi nito, ito na yung pinag-uusapan mo, alam mo ba itong basic? Pag nakita ko na yung isang tao, hindi ko na yung masyado, hinihintay ko na lang kasi gano'n yung ginawa sa akin, pastor. Hindi pwedeng ano eh, nasa lubukin mo eh. Kaya alam mo naman, hindi pa naikindihan yun eh, okay? Kaya ayan, so ngayon, nakikita na sa Bible pala, itong mga sakit ng tao, even yung especially pag sa utak, spiritual yan. At yung pag inalaw ng Diyos na pasukin ka ng demonyo, unsaved ka pa, okay, yan yun. Yung special, yung pwede magpaalis doon. Okay, so marami tayo na-encounter ngayon eh. Yung video natin, kasi ginagabi ng Diyos. Pero yung past nila, kaya pala nakikita ko, ang hirap na hirap silang unawain to, kahit ilang beso na yun pala, medyo naka-base na sa kanila yung demonyo. Kasi may ginawa na sa kanila. Sa atin din, tingnan nyo rin kung ano yung mga bagay na inuturo na ng Bible, hindi mo maalis sa sarili mo. O kaya hindi mo matutunan, eh, plainly na sinabi na, ganyan yan. Bakit hindi mo maalis yan? Kasi mayroong may mga basic ka pang dapat natutunan. At kung hindi ka paligtas, natutunan siya. What? Ano? Paano mo nga naman kung nakukunta ng David o Lord man lang yun?
Okay, normal lang. Okay, very good, no? So, yan nga, kasi yung pag-unawa ng medical, ano, dito lang. Paano wala mo ng devil? Lagi meron yun. Pag meron kang masamang ginagawa, may epekto na yun, may ano na siya doon. Pero hindi laging control, ha? Kasi ikaw mismo, control mo yung sarili mo. Tsaka, ay Diyos, hindi naman iaalaw na kontrolin ka ng demonyo totally. Wala na tayong laban, no? Kung may kataon, diba? Hindi ganun. So, ini-influence ka lang niya. Parang ano, may kaibigan ka, di ba? Lalo yung mga bata. Oh, gawin mo to, gawin mo to. Wala, ginaganyan ka lang niya. Pero pwede ka mag-decide na ayoko. Ay, masama yan, ayoko. Ganun. So, paano mo na nalaman? Eh, pag masama yung pinapagawa sa'yo, yun, ayun. Demonyo, hindi naman spirito ng Diyos yun. Hindi, pag mo? May ano, sakit. Pag may sakit, ito nga, ito, nandito tayo sa sakit ng utak to eh. Okay, sakit ng utak to. Yung sabi ko nga kanina, madala sa hindi, ano yan, may spiritual influence yan ang demonyo pag sakit ng utak. Yan, so yung sabi ko, may sakit ang ano ko, sakit ang ngipin ko. Demonyo ba ito? Hindi, yan. May siyang pakialam dyan. Yan yung na-discuss namin sa ano eh. Malala niyo sa June. Lahat na lang, kaya ako, hindi ko gusto minsan yung mga, ano, makintipas na sila lagi yung ano dyan. Ah, play natin yan. Pinapasakit ng demonyo yung ngipin ko. Sabing demonyo yung masakit na. Hindi ka kasi nag-talkbus eh. Basta yung ano, yung kulang. Yung ulam, ayan, spiritual talaga yan. Spiritual yan. Yan talaga, yung pure spiritual yan. Talagang laban ng demonyo sa yan. Ang Diyos yan. Kaya dapat, kaya the best sa atin, maligtas ka. Pag ligtas ka, anak ka ng Diyos, may protection ka ng Diyos. Okay? Anak ka ng, hindi ka na basta-basta makokontrol ng away. Hindi ka na pwedeng pasukin. Okay? Pwede ka pa yung influence. Ang influence, di ba? Kung ano yung kahinaan mo, papakita sa'yo. Press. So, na-influence ka. Hindi na makakapasok. Kasi, alam, magkakasya ba yung demonyo tsaka yung Holy Spirit? So, hindi na pwede, di ba? Pero itong kalaban mo ngayon, yung old man. Yung old man andyan. Ang demonyo andyan. Kaya gagawin niya, influence ka niya. Lalo ngayon sa internet, di ba? Kaya itong mga to, hindi pa nila kaya, kaya pinakontrol natin. Mga bata. Pero yung mga, kahit yung mga bata, anong pinagsasabihin mo nisa, pag pinaparoon dito. Okay? So nakita niyo yun? Laging may spiritual na labanan sa especially sa mga sakit natin sa utak. Yun ang nakikita mo dito. Medyo in-epilepsy. Ang nirebuke ng Diyos, yung demonyo, umalis. Sabi dito, and the child was cured from that very hour. Okay? So nung umalis yung demonyo, nasa na? Kaya lagi na sabi ko sa inyo, diba? Sabi ko, pag hindi ako spiritual, parang ang dali mong magkasakit. Mara, yung akong matin ng church, kakasakit ka bigla. Pero pag gusto mong dumot, kasi wala yung demonyo, hindi makalapit na sa'yo. Gusto mo talaga, kasi church, spiritual ka ngayon yung araw, mara. Diba? Yung sakit parang, nasa na yung sakit? Wala, kasi yung sakit na nag-focus pala yung demonyo. Pag pinapasok mo, masakit talaga. Ano yung ano? Ayan. Papapalo. Palo ng Diyos. Palo, like what? May sakit. Okay, yan. Magandang tanong yan, no? Magkasakit. Nasa Bible ba na binibigyan tayo ng sakit? And the Lord gave him sickness. Ayaw, meron. Sa Job, inaalaw. Sa Job, inalaw. Okay. Yeah, so, ang gustong malaki talaga tayo si Satan. Pinapayaan. Pag binabayaan, pag inalaw ng Diyos, parang siya na rin gumawa lang. Parang ganun. So, totoo yun. So, si Paul, may sakit. Si Job, sino pa? Si Asa. Makalimutan si Asa. King Asa. Magaling siyang hari nung una eh. Hindi siya nagtiwala sa Diyos. Nagkasakit. Tapos, hindi man lang sa Diyos. Ano, sa doktor siya nagpatulog. Wala, kinamatay niya na yung sakit yun. Sakit niya. Sino pa? Hindi kaya ng pay, ano eh. Ha? Kaya na ng doktor. Exactly. Kasi pag yung Diyos na nagbigay niya. Pero ito gusto kong i-mention. Especially sa mga unsaved, okay? Ang pwede magbigay sa iyo ng sakit sa utak talaga ang Diyos.
Diba si Nebuchadnezzar? Ang nangyari kay Nebuchadnezzar? Nabaliw. Si Saul, naalala niyo si Saul? Kasi diba, na-persecute na si David. Ang sabi doon, ang Diyos mismo nagbigay sa kanya, no? Spirit na, ano? Ang sabi doon, wala rin term, unclean ba o ano? Parang evil spirit, yun sabi doon, ha? Evil spirit, diba? Nabasa mo? Ang Diyos nagbigay ng evil spirit, parang pag hindi ka nag-aaral ng salita ng Diyos, parang bago sa'yo yun. Parang ano, ang sinabi lang evil kasi, sabi sa Bible, evil ay, yung sabihin nun, masama yung, sabihin lang nun, masama or pangit, okay? Or unhealthy, pwede gano'n. So, yun ang ibig sabihin ng evil, generic siya eh, evil. Evil ay, masama yung nakamag sabihin. Mali yung tingin mo sa mga bagay-bagay. Kaya sabi sa Proverbs, see that that evil ay, he that hasteth to be rich at an evil eye. Okay? Kasi sabihin, pag gusto mo mabilis ang mga yaman, mali ang iyong pagtingin sa mga bagay-bagay. Okay? Kaya madali ka mainggit, magawa kang mali, diskarte sa kapitang tao. Okay? Nasabi dito, nung gumaling na siya, syempre, hindi pa tapos eh, kasi yung tao pala na ito, lumapit na sa kanyang mga disipulo. Okay? So may gusto po nang ituro sa atin ng Panginoon dito. Itong mga disipulo niya nagpapagaling na. Pero ba't itong klase na ito daw, nagtataka kasi, ba't ito hindi namin kaya, yun ba kaya namin? Diba? Ganun yung lesson ko eh, di ba? Then came himself apart and said, why could not we cast him out? Nakas namin yung iba, itong klaseng ito, hindi yung devil na ito. At tinuro sa kanilang Panginoon, sabi dito, and Jesus said unto them, because of your unbelief. So siguro na nakita nila, ba't yun dito, hindi na sila nila, siguro hindi natin kaya ito. Sa iyo. Sumuko agad? Sumuko, hindi natin kaya ito. Ay, hindi ata, hindi naman ata talaga, baka na-chamba lang natin yung iba, kinasap natin, na-chamba lang natin. Mga ganun ba? Diba? Sa atin yun, kunwari, soul winner ka. Alam mo, totoo yung salita ng Diyos. Kaso may na-encounter ko ngayon, nakatapong linggo ko na namin, puno hard case. Kunwari lang, bago ka pa eh, tayo, ilang taon na tayo. Kung bago ka, ito sleep eh, nag-share na nung last week. Ah. Ganun lang, huwag ka magdududa. Sabi mo, hindi siguro, nakakachamba lang sila ako, hindi ko magawa, kaya hindi totoo sila. Hindi, ganun. Okay? Pero minsan, iniisip natin yun. Kaya itong mga taong, malinaw sabi ng Panginoon, kaya hindi nila nakasal, kasi hindi kayo naniwala. So again, I believe, hindi lang itong simpleng paniniwala. Ibig sabihin, kasi naniniwala na sila noon eh. Marami na sila nagawa at this time. Pero ito daw ay hindi. So hindi sila naniniwala. So ang pwedeng lesson na sa akin, may mga bagay na, ito, kaya ko bang mag 90 sa exam? Yung kaya ko yan, alam ko yan eh, harapin ko lang. Eh 95 ka, hindi ko na kaya yan. Kasi alam mo yung oras mo, alam mo hindi ko na kaya reviewin yun. Gano'n kasi tansyado na yung sarili mo. Pero, paano kung pinapagawa sa inyo ng Diyos? 95. So mag-isip ka ngayon at alam mo hindi ko kaya. Kaya pinapagawa sa inyo ng Diyos, ano yung sabihin mo? Kaya mo yun, pinapagawa sa inyo ng Diyos. Eh. Nagiling ba? Yeah. So sa atin, ganun din. Ano yung sinabi niyo? Because of your unbelief. Unbelief sa ano ito? Ayan nga, tinatake na lang din. Medyo generic yan. Ito na yung sinasabi ko, generic. Ma. Ito yung mga example nun. Either hindi nila kaya yun lang, yung bagay na yun, kasi nakapagkasa ko sila, pero hindi ito. Sobrang hirap yun, for example. Hindi yan para sa amin, pero hindi yun. Ito hindi na kaya, wala nang mag-asa to. Sa ating ganyan, pag binuwitas na ito, wala nang mag-asa to, kasi lasing din yun. Pero alam lang natin walang mag-asa yung mga report, eh. At least alam natin yun, iba hindi alam. Kaya sila, sila delikado sila eh, yun ang totoo eh. Kaya doon siya takot sila, hindi lang nila naamin. Kasi yung iba pala, hindi nila distinguish yung reprobate sa hindi, kaya madali sa discard. So sa atin din, kung na-encounter niya ako na, tatlong linggo, puro hard case, pwede kang magduda kayo. Sabihin mo, ba, Stephen, bago pa lang, hindi naman natatong pag-uha. Kahit ang linaw ng instruction na, o yung ginagawa ni Saul Willing, totoo yun, tama yun. Pangaral mo si Jesus, pakilala mo siya, unti-unti. Lahat ng tao makasalanan, wala tayong magagawa, si Kristo na yung namatay para sa atin, simple lang yan eh. Pero minsan, pag nakita mo hindi gumana sa ibang tao, pwede kang magduda. Minsan sabi ko,
Okay? Tatawasin ko lang muna ito. At kaya ito, kaya pinaliwanag niyo pa dito. Okay? Ano yung sabihin? Sinasabi niyo. Kaya so pinaliwanag niya. Kaya sabi niyo, yung very unique example siya. If you have a faith as a grain of mustard seed, so wala yung mustard seed. So mustard is mustasa. Hindi tayo mo dahil sa mga kita yan. Kaya ito sinasabi dito, tsaka sa Wikipedia. Yung parang yellow na ketchup. Yes, okay. So, kasi product na yun. Pero yung usapan nito, yung puno. Puno ay, yung puno. Maliit yun. Malaki yung puno, pero yung buto pa lang ito, napakaliit. Okay, kung meron ka daw pananampalataya na kahit maliit lang, okay? Paki yung... Sabi ko sa inyo, huwag niyong gagalaw yung nasa dito. Ay, may ganun. May bumalaw. Wala. Okay, ito. Yan. Hello. Ayan. Okay, so... Mustard seed. So, maliit na maliit lang yan. Kaya sabi nito, ye shall say unto this mountain, remove hence to yonder place. Eh, medyo, ano yung hence? From this place. Okay, pag sinabing hence, from this place. Ano yan? So, pag sinabing remove hence, yung sabihin nun, umalis ka dito. Kaya sabi dyan, to yonder place. Pag sinabing yonder, sabihin doon, or lagpas doon. Pag sinabing beyond, yander, yander, doon lang yun. Kasi sabing remove hence to yander place, umalis ka dito, pumunta ka doon, yun lang yun. So, kaya mo bang i-move a mountain? Hindi, di ba physically? Pero kung sinasabi nyo dito is again, talinaga. No? May mga bagay na mahirap, tulad ng kanina, example natin, simple illustration na kumari, kaya mo yung 90, pero 95, hindi mo na kaya yun. Kaya mo yun kung pinagawa sa'yo ng Diyos. Tayo na, nag-umpisa tayo dito. Kaya mo ba ito? May hirap ata. So, hindi, kaya mo ba ito? Nakita mo yung ginawa ng iba. Kaya pala. Eh, minsan wala eh. Tuloy lang. Okay? And it shall remove. Ito sinasabi dito, nothing shall be impossible to you. Okay? So, hindi sinasabi dito, of course, na kahit anong gawin mo, parang may superhero ka. Paano natin nalaman na hindi ganun? Pag inisip ko, niwala akong kaya kong buwagin ito sa isang suntok lang, mangyayari yun. Sinubukan ko, akay. Kaya lilipad ako talagang inisip ko, ganyan yung mga bata. No? Isipin mo lang. Isipin, di na lang lilipad ako, lilipad ako. Uy, hindi ko nagawa, hindi totoo ito. Gano'n. So, tanong, naniwala ka ba talaga doon? Pag sinabi kasing believe sa Bible, realistic to. Okay? Ngayon ka ba? Kaya sabihin ka sabihin eh. Sabihin ko, doon ko talaga. Possible na. Possible, okay? Pag sinabing lilipad ka, alam mo eh, in the back of your mind, hindi na lang nangyayari yun. Kahit marami ka nakita sa pelikula. Pero nung bata ako, ganun nga yung naisip ko minsan. Kasi mananaginip ka pa, lumilipad ka, di ba? Kaya, kasi iniisip ko, pwede kaya yun? Okay, makinig ha. So, ang ibig sabihin nito, kaya ang pinaka-focus nito, because of unbelief. Ibig sabihin, pag naniwala ka talaga, sabi nito, faith. Okay, again, hindi yan inisip ko lang. Okay, ibig sabihin yung faith, naniniwala ka kasi may basihan ka. Okay? Ito pa rin yung isang very basic na bagay na... Ito wala lang kung na-preach ko dito yun. Yung... Parang hindi pa, yung Hebrews 11. Na-preach ko na tayo. Tingnan ko. Pero basically, yung definition ng faith, parang di pa. Nililinaw ko doon na, sabi kasi nila, pag faith, di mo alam eh, pero sumunod ka. Pero actually, meron kang alam. May sinabi sa'yo eh, kaya nandiyo alam, pero hindi lahat. Basically, yun na. Okay? Okay, so ito na yung sagot na ngayon, kaninang tanong. Bakit namin hindi ma-cast out itong, ang dami na namin na way, ang dami na namin na cast out, na devil, na pagaling, itong bagay na ito nila magaling. Kung hindi King James ang Bible mo, di wala. Dahil ito ay nawala sa ibang translation, okay? Sabi dyan, how be it that this kind, yung klase ng sakit na ito, sabi dyan, goeth not out, but by prayer and fasting. Ano sabihin nun? So kung hindi ka nag-pray at hindi ka nag-fast,
itong mga hard case nito, yung mga mahirap na klase ng demonyo, hindi mo kayang palisin. Hindi nyo? So, tayo, kung maglalaro kayo, di ba? Boss yan, boss. Alam na alam itong mga pangay boss, di ba? Kaya mo yung isa, kasi boss, yun yung boss, yun yung boss. Kaya yung mahirap kalaman eh, di ba? So, nakakatulog din yung games ko lang. Okay, so sabi dyan, may mga demonyo na hindi basta-basta, okay? Ano yung lesson sabi dyan? Sa biyaya ng Diyos, yung iba kaya natin eh. Prayer, fasting. Prayer, ano yung fasting? Eh, kaso... Hindi na nakakain. Okay. Kaso nga lang yung prayer, kinakausap mo yung Diyos, at saka yung fasting. Ang sabihin na sabay. Okay, itong fasting ha, tapos na tayo, dito na lang tayo. Sinabing fasting, hindi ka lang nagpapagutom kasi wala kang makain. Ibig sabihin nun, pwede kang kumain kasi may pera ka naman, pero hindi mo makain. Gusto mong kumain, may gana ka naman. Para saan yun? Ayan, ito nga yun. Ang ibig sabihin ng fasting is to deny the flesh to strengthen the spirit. Yung pinaka-ano doon. Dinidinay mo yung laman, ito yung gusto ng laman. Ang inaalala niyo ang ating ano? Soul, the spirit, the soul, and the body. The soul is the mind, the will, and the emotion. Alam niyo? So sabi nung iba, kumain ka. Kaya sabi ng spirit, pero hinihingi ka sa Diyos. Okay? Pero depende lang yung pag- lalakas ka. Yung lalakas yung spirit. Pag ano, nag-fasting ka po. Siyempre, magkasama yun, dinidinay mo nga yung self, yung laman mo, para lumakas ka sa spirito. Magandang sample nito sa kay Daniel eh. Pag nag, end times tayo, yun yun, 21 day fast. 3 weeks. Pero hindi yun ano, walang kain, may kain yan. Mga simple lang, parang, siguro pandesal. Pandesal siya for 21 days, saka ganun yung ano niya, kinaan niya lang. So, fasting pa rin. So, bakit? Sinabi niyo to specifically, bakit kung ginawa to kasi may gusto akong maintindihan. Kasi 70 years na alam niya mangyayari na ano, pero gusto niya maintindihan, saka nag-fasting siya. So ganoon din tayo ngayon, pag meron daw tayong kailangan, kunwari si yung kaibigan mo, 80s, kunwari ganoon, matindi to. Mag-pray ka, pag-fasting mo, bakit pray ang fasting? Habang nag-pray ka, nag-fasting ka sa bahay. Okay, hindi mo na. Yun yun. Bakit naman tayo nagpasabay? Okay. Habang minugutom yung sarili mo, nag-pray ka, tuloy-tuloy yun. Okay? So, yung baga sa halip na kumain ka ng pagkain niya yan, wala kang may ibang... Parang diet lang. Yes, parang temptation. Yun. Temptation. So, kung lumalakas kayo, sabihin lang yung pagkain mismo, kaya mong... Diba? Parang inaano mo yung spirit mo, pinapalakas mo eh. Dinidinay mo yung very basic na salaman mo na hindi naman masama. Pero bakit mo dinidinay? Pinapalakas mo yung willpower mo. At sa magandang dahilan, yung iba kasi ang pangit, wala lang. Kaya ako nag-fasting. Anong bagay? Okay, question. So, dalawa yung ating ano, dalawang ating chunk. Question. Sige din. Ibig sabihin, hindi lalakas yung spiritual natin pag lagi tayo busog. Okay, magandang tanong ha. Obviously, answer tayo ulit. Depende. Pwede rin, pero yun nga, may, parang sinasabi ito, special kind yan. Ipakinabang. Parang ganito din, itong mga, ano daw, kaya makapansin mo iba bakit matalino. Kasi, nag-aaral eh. Yung iba naman, bakit maulan? Talaga nagsikap, talagang doon na yung lagay. Diba? Yung iba naman, okay lang sa akin, baka hindi ako siya din nagsikap. Yung iba, spiritual naman. Konting basa, pag ilang talk, tulog na. Yung iba, talagang... sabi nga rin, pastor, diba? Sinabi niya, mas nagkakuntunan yun. Nagbukas ka na nila ng Bible, yung tanong ni Stephen, sabi ni... Huwag mong isasarado na wala kang pagpapala. Ibig sabihin, nakapagbasa ka nga ng dalawang chapter, alam ko na dati pa yun eh. So, tuloy mo pa. Or balikan mo. Ano nga ba yung sabihin nun? Kasi napakaraming pagpapala sa Bible. Yung sinasabi nun na huwag mong isasarado ng wala kang blessing na nakuha. Yun yun. So, either ko lang pa yung basa ko, hindi tuloy mo pa. Inantok na ako eh. Huwag mong sarado.
Sige lang. Okay? Kaya i-meditate mo yung mga part na para hindi mo maintindihan. I-meditate mo lang. Basahin mo ulit. Ano nga sige? Basahin mo ulit. Bible please. Ayan. Diba? Sabi ko ba yung ano? Okay, so wala ang ating second year. Tuloy lang. So maganda rin ito, basahin mo na rin from home yung mga malapit na nating itakil para nagkakaroon na kayong advance na knowledge. Alam nyo na itatanong nyo, pag na-discuss, nabasa, mabilis na. Okay, that's another way of studying. Okay, tayo. Okay, Panginoon, maraming salamat sa aming second year, Panginoon. Start kami ng loan sa anniversary. Kapatuloy kayo, Panginoon, sa inyong biyaya at information niyo po ang dyan. Ang pagbibigyan na pagbibigyan ko support, Lord. And especially with kami, especially ng mga pioneering members. Ito, Panginoon, na taas ang presentation niyo, Panginoon. Pero kami yung vision na magkakagal kami at hindi lang katagal na pagkakagal yung ginger, pagkakagal yung tolios over this week. We should be doing, bringing souls and discipling people. Sa inyo rin, Panginoon, ako po yung better testimony, the best Christians that we can, and again, beyond that, Panginoon, identify and fight this false doctrine, Panginoon, sa party yun ang buhay, Panginoon, ma-recognize namin yun. So God, this second year, Panginoon, ito mo back away dito, Lord, na parang walang halaga, Panginoon, adopting, ano, that we pray na as we kumpleto, Panginoon, na lahat ng mandato nyo, expectations sa amin ay pag-perform kahit sa mahirap. Maibigan, we pray na handalin ko yung mga kalbo na misteryo. Kami, Panginoon, strength, kailangan namin kalusugan ang vision na hindi namin kaya na ibay ko sa amin. Lati, in Jesus' name, pray. Amen. Amen.